Sabi pa lang, aabutin lang tayo ng umaga dito sa series na to. Kaya i-share nyo na ating live stream. This is the game 2 of our series, mga kaibigan. Tundra tuloy. Brame versus Gladiators. Okay. Yep. Then, masyado mo naman akong idol. Nadidinig ko yung sarili. Ay, narinig ba? Idol mo naman tayo nyan masyado eh. Sorry. Para sa comments. Sa comments. Tingnan namin mga sa... So, eto na. Game 2. Ano mang... ina-expect mo sa game 2 since nakita mo na yung game 1 kanina? Feel ko ano pa rin, magiging gan pa rin yung draft ng Brim. Baka wala silang i-adjust. Push strat? Push strat pa rin. Pero siguro baka mag-iba sila dito ngayon ng carry. Baka di sila mag-TA. Baka siguro gumaya sila for... nagano sila dito. Nag-ahayo. Pero Gaming Gladiator still pick Enchantress and then itong Tiny. Lakas niyan eh. Enchantress meron ngayon 3 out of 4 win rate sa Western Europe. And dito naman sa side ng Brain, we have Ayo. Siya rin sa mga most contested dito. Kung mababan, mapipick agad sa first phase. Gyrocopter still open pero Mars ang pinili. So posibleng Gyrocopter ang kunin dito ng Brain. Pero kung gusto nilang ituloy yung kanina, in a way pwede sila kumuha ng NP. Tingnan natin, 'di ba? Mm-hmm. Posible yung NP. Sobrang lakas ng NP pero hindi ko pa rin sila na, alam mo yun, hindi ko pa rin siya nakikita sa pro scene. Kaya nga, wala ko masyadong nakikita ng bibig ng NP. Direct yun. Sino ba? Yung audio. Yeah. Sino bang carry yan pwede? Kung sakali, napamalit dito sa... Pamalit. Doon nga sa TA. Sa TA? Since Tiny carry na to, for sure, for Gaming Gladiators. Ano ba decent matchup? Troll? Against Troll, Lifestealer, Kasnaban, Troll, Ursa is good. Razor, ayoko ng Razor kasi mas mabilis yung scaling ni Tiny pa rin kahit na may Razor ka. So, ayoko talaga ng Razor carryin. Kaya wala masyadong pipick dahil dun sa nerf na ginawa niya na hindi ka pwede mag-double static click sa isang hero. Tapos Refresher na nerf din, di ba? Like, tinaasan natin yung cooldown, tapos yung mana regen di na ganun kataas. Chaos Knight, gandang ban. Gandang ban nito by Gaming Gladiators. Simply because, sige, kaya niya, kasi niya sumabay sa magiging timing ng Tiny and possibly mas mag-snowball pa sila. Kahit kasi mabilis mag-clear out ng illusion si Tiny, KCK, once na okay yung itemization mo, na gano'n ka, yung madalas na binibuild ni Skeeter, which is yung Armlet, then Dagger, BKB, Bloodthorn, kaya mo patayin pa rin si Tiny. So gusto ko yung bandito ng Gaming Gladiators. Ang ano pa bang hero dito ni Focus? Gusto ko talaga makita siya mag-Morphling. Yun talaga pinaka-signature hero ni Focus. Sabagay, okay na Morphling dito ngayon. Morphling, Slark, hindi pala Slark. Morphling, Ursa, Troll is open. Sa tingin ko sa third pick ba, mag-pick na agad sila ng carry. Brim? Baka support muna pala. Sorry. Baka support muna. Invoker ban. Okay, respeto. Ganda yung invoker. Kanina din sila yung nag-ban ng invoker. So, din nila binabayan dito yung Bane, which is isa rin sa mga madalas pinipick ni Spartan na post fight. Oo. Pero, the recent games, parang isang beses ko pala nakita mag-Bane sa mga players. Pero nung Gamers Galaxy. Din nung Tour 1. Oo, ang dalas. Pero dito sa Tour 2, with the 3 series that I've watched, isang Bane pa lang yung lumabas. Yung Lumitaw. Pero nung si Sparta nung Tour 1, madalas. Bane talaga. Bane user talaga siya, di ba? So, let's see. Luan siya ni Miposhka. Actually, okay din eh. Oh, setup mo sa relocate. Oo, di ba? No-brainer na yung Ayo, Bane. Ayo, Bane ko. Kaso, ang squishy kasi, tas Tiny yung kalaban mo. Hindi, okay lang. Kasi meron ka namang overcharge na pampakunat kahit papaano. I think okay lang. Okay. Ang madalas nakikita natin ka-partner ni Ayo sa mid is Slash Rock and Storm ngayon. So, walang binaban yung Gaming Gladiators na mid laner for Thug. Pero ito, binan pa rin nila yung Razor. Just to make sure na... Storm! Storm nga. Sila nag... deny pick ko. Deny pick. Pero pwedeng mag-storm ngayon yung Brim. Storm or Lash? I think mas... Kung 4 nila is set up sa relocate, pwede sila mag-Lash. Pero kung 4 nila is wala masyadong lockdown, baka mag-Storm sila. Maganda din ayo Storm combo eh.
Oh, yun nga, yung sa diba? Overcharge, oh, magkakaroon ka ng spell amplification. So, good yun for Storm. Tsaka yung, ay, diba, yung Ayo Storm, Soul Ring. The Soul Ring, inabis yung Soul Ring. The Forever Mana. Okay, so, ano bang gagawin dito ngayon ng Brime? Kukuha na ba sila ng support dito ngayon? Mag-shaman pa rin ba sila? Gyro. Okay, I think okay lang man tong Gyro. Decent matchup kay Tiny. Oo. Basta okay yung itemization mo. Mag-scuddy ka, Nidaloos, Butterfly, maganyang item. Isa din to sa mga highest win rate ngayon, Gyrocopter. Hmm. Basta kasama ng Ayo. Ang taas ng win rate niya. Natalo na ba si Gyro? Ay, parang... 3 or 4. Ah, 3 to 4. 3 out of 4 yung matches baka ng Gyrocopter. Nung... Isang beses lang natalo sa entity. Tapos wala ata silang Ayo nun, yun. Oo. Mirana? Ay, okay, so ano pala sila dito? Hindi ko masyadong trip tong support na to sa combo. Wala silang masyadong lockdown. Pero malakas sila sa lane. Yun yung maganda sa kanila. Malakas sila sa lane. Either way, no? Mirana Mars, sobrang lakas sa lane. Ayo, Gyrocopter, sobrang lakas din sa lane. Oh, LC. Gundo ng pag-off-pick na LC. LC. May, man, yung strategy nila, which is homing missile into Pana, o kaya spear into Pana, hindi nila magagawa with the LC pick. Napaganda na LC pick. Totoo yan. Ganda nung ano. Press the attack. Mm-hmm. Diba? Pang disrupt din. Ngayon, kung siya naman tatargetin mo, naturally makunat naman kasi ang LC. Ang hirap patayin din yan. So, it'll be a very hard task for Brame. I think pinaka-viable option dito for Brame, Leshrac talaga. Sobrang ganda ng Leshrac dito sa, ano, sa game, game na to. Pero for sure, baka maban din to. Pero kaya nga, binan niya yung pack eh. Kaya sila nagban ng pack. So, baka nga mag-Leshrac nga sila dito. Hindi, kasi Leshrac, maganda yung pick na yan para magkaroon ka ng additional lockdown bukod sa Fiend Script tsaka sa duel para maka-free talaga si Tiny. Tsaka parang di makawala si Ayo. Kasi once na si Pac tinalo na agad si Ayo, kaya niya solo kill yan eh. Ayun. So, Leshrac, ano pa pwede for Brame? Gusto other talaga na ano eh, ng hero na may magic damage. Kahit siguro Void Spirit, okay lang. Goods na. Basta magic damage. Ah, basta magic OD, damage. Tingin mo. Pwede din. Ah, I think goods din yan. Goods din yung OD. No? Asa may maganda, LC, diba? Maganda LC up against, ano din, Tiny. Ah, oo. Oh, goods nga, OD if ever. Pugna. Tingin mo lalabas yun ulit. Yung hero na yun. Wala, sa game na to, parang hindi. Bago, eh. Sa game na to, parang hindi. Ah. Hindi ko makikita yung Pugna. OD, ah, OD ban tuloy. Batrider ban? Okay, good. Ban by Brame. If ever nga magkaroon ng OD ng Batrider dito yung Gladiators, talagang magsusnowball sila. Tiny Batrider, alam naman natin, kaya nilang gawin, di ba? Isa lang ibig sabihin yan. Gusto nila dito kumuha ng Intelligent Zero na wala masyadong, eh, walang pang-dispel dun sa Sticky. Yup, and... Kaya nagban sila ng Batrider. Nasabi na nga natin yung mga posibilidad na mapick dito ngayon, and... Goods din kaya Windranger. For Brame? Brame, oo. Oh. Actually, pwede. Para kung sakaling mag-storm dito yung Gladiators na medyo malabo. O, parang gusto nga rin nata ng Windranger. Kaso, kukulang sila sa magic damage yung problema. Pero maganda siya sa yung matchup niya kay Tiny. Kasi makakatulong si Windranger para mapatay ni Gyrocopter and ni Mars etong si Tiny with the focus fire. Aha. Uh-huh. Sa magandang hero siya pang solo kill kay Enchantress tsaka LC. Yung Windranger. Pero in terms of taking objective, medyo mabagal sila. Yun yung problema. Pero Storm so, ban. Sa tingin ko talaga, Lesh, ang pinakamaganda for Brame. Oh. Magic damage na mabilis ka pa mag-take ng objective. Which is yung kulang sa Brame ngayon. Okay. So, yeah. Lesh track nga ata ang pwedeng kunin dito ng Brame. For Gladiators, sino na pupusuan mo maging mid lane dyan? Last pick naman sila eh, no? Open yung Storm, no? Pwede sila mag-Storm. Yung ban, gaming. Ban, ah, ban ba? Ban. Sila nag-ban. Ah, okay. Sorry, Void sorry. Spirit. Goods Void Spirit, din. Pwede rin naman. Oo. Mm. Additional, ano yun? Burst damage. Saka panghuli sa Ayo, if ever. Kailangan nila nung tatalon sa likod, eh. Kung hindi naman... Ah, Void Spirit. Sila nag-Void. Okay. Hindi ko trip yung, ano, yung Void for Brame. Kukulangan sila dito ng pag-take ng objective. Pero at least ano, sa burst nandyan. Pero cool na sila sa pag-take ng objective. Yun yung problema. Baka baliktad tayo. Baka ito mag-lelesrak. Gaming baka graduators. Baka sila yun. No? Pero, tingnan natin. Ano magiging pick nila dito for... boom! Tiko, win na pain.
I think solid na hero yung Queen of Pain sa draft ng ano, Gaming Gladiators. Bagay. Additional ano? Additional burst damage lang. Mm. Di ba? Tsaka pure yun eh. Tsaka decent matchup kay Void Spirit sa din, di ba? Mama, ako DTI. Mama, ako DTI. Pero lash rock. Sila nga nag-lash rock. Kabaligtad, no? Ang ina-expect ko Bre mag-lash rock, Gaming Gladiators mag-void. Pero nagkabaligtad. Ano ba? The contradiction nga tayo ngayon eh. So nag-bet tayo sa Gaming Gladiators at mo ang game 3, okay? Hindi, sa tingin ko, mas prefer ko talagang yung draft ng Gaming. Ay, ng Gaming Gladiators, sorry. Well, kailangan talaga dito ng Brain na hindi sila magpapaano. Kumbaga magpapanamang sila sa lane. Mahirap doon na magiging behind sila or even lang yung game na to. Or sa laning phase kasi kakainin sila ng buhay dito sa pag-take na objective ni Enchantress tsaka ni Lestrang. Isipin mo diba, Enchantress, madalas natin nakikita, before 5-minute mark, pag nakuha na magandang creep, or kahit anong creeps pa yan, sasama na yan, kukonek yan sa may gitna, susulitin yung catapult. Tapos, meron ka pang hero na isa rin sa mga malakas mag-abuse na catapult, which is yung Leshrac, with a diabolic, di ba? Mm-hmm. So, ito yung problema dito ng ano, ng Brim. Kung medyo sabihin natin, okay lang yung lane dito ng Void Spirit, pero once na mag-connect na nga yung rotation ni Leshrac, tsaka ni Enchantress sa may gitna, paano nila i-defend? Sabay. Diba? Yun yung mahirap. Well, may pang D-push naman yung Brim kahit papano. Pero iko-commit ba si Gyro na mag-TP sa may gitna? Ayun nga, diba? Diba? Hindi mo gusto rin papuntahin si Gyro dun sa mid. So, tignan natin kung ano nga ba magiging sakripisyo dito ng Brim para nga ma-defend nila ng maayos yung mid lane up against this Leshrac na alam naman talaga natin grabe mong wasa. At not only that, tiny na naman ni Diracho. Yep. Tiny na naman ni Diracho, second game, nakita natin kung gaano ka ganda yung naging performance niya earlier. Oh, crucial din yung mga ano yun doon, yung mga toss niya doon. Yes. Pang balibag papunta sa base nila. Ganun sa late game. Diba? So, let's see what will be the result in this game. So, nakataya tayo ngayon sa Gaming Gladiators. Kayo ba? Saan kayo nakataya dyan? Ako po yung nag-predict noon. So, kung talo, wala sisiya. Pero, based sa draft, JB. Okay ako sa draft ng ano. Okay ako sa draft ng Gaming Gladiators. Pares pala tayo. For Brain kasi, okay naman siya. Kung titignan mo sa okay, kanina nakita naman natin kung paano nakahabol yung TA. Pero alam mo may kulang. Diba? Alam mo may kulang eh. Walang silang pang push. Kumbaga kay Gyro pa din sila magre-rely. And ang hirap pagka sa meta na to, sa isang hero ka lang nagre-rely. And pag na-control yun, ano na. Diba? Kumbaga ang daling masagot. Ang daling masagot ng draft nila ngayon. Well, let's see. Depende naman sa magiging tawag dito. Execution, tulad kanina, di ba? Muntik pang matalo yung Gaming Gladiators. Mm. Pero this is the game number 2 and we are about to start. Here we go, mga set. Game 2 action has now begun. And smoke up for Gladiators. Sila nag-smoke dito. Okay. So, mag-adjust pa ba ng lane ulit? Sa tingin, hindi na. Hindi na sila magta-try lane? Hindi. Sa tingin, hindi na. Kasi parang ang hirap talunin or parang sabihin natin matatalong pero parang mabebehan kayo sa XP pag ina-try ninyo up against Io Gyra. So sa tingin ko hindi sulit for Gaming Gladiators kung mag-adjust sila ng lanings dito. Okay. So ano pala to? Post 4 na Bane. Then Enchantress 5. Okay. Kala ko Enchantress na 4. Then Bane. Nasin ko gagawin niya. Pero siguro gusto nilang bigyan ng priority itong si Tofu ng items. Ay, ng items. For example, ba mag-rush siya dito ng Aghanims? Or maano lang, casual na support item like Glimmer Cape, Aether Lens, mga ganun siguro. Ang ganda ng ikot niya dito ngayon, no? Hindi pa rin nakikita. Ayun, nakita sila sa ward. And na-expect na sila dito ngayon ng Brain. Pero mukhang 2 for 2 ang mangyayari, mga set. Make it 3. 3 for 1, sorry. So, Gladiators, taking control of those bounties right off the bat. Pwede pa nga nila mapunish dito ngayon si Nobito, if ever. Mukhang ganun nga mangyayari daw. Homing missile lang nilagay. Hindi which rakit? Is nabasag kagad daw. Celery being punished here. Meron po siyang nature's attendance. Look at Nobito, mga Seb. Arrow will be popped out. Celery is in danger. Mag-expire na yung kanyang nature's nice attendance in the bit. Nice body blocks indeed. Three heroes committed on this lane for the side of Brim. And Celery is just dragging out yung kanyang pagkamatay. Prolonging. The inevitable. That's Nobito taking the first blood. And that first blood is brought to us by PNXBet. Don't forget to register using our code LUPON WXC. Pag may mga katanungan kayo mga kaibigan, mag-PM lang sa Coinex page. Hashtag bet responsibly.
Hindi ko na-expect mag-anto pa pala sila, no? Adjust na naman siya late. Hindi ko na-expect talaga to. Okay. Ganda. Wait. Pero feel ko medyo lalamang ng onti yung Brim dito. Sa lane to. Kasi naiisip ko dito, mas malakas yung base damage yung dalawang support ng Brim compared dito sa dalawang support ng Gaming Gladiators. Lalo nag-heal si Seller. So, wala siya masyadong pangaras. Not only that, kay Sinobito, mga Seb, kumuha din siya ng homing missile. Para, homing missile tuloy. Tama. Homing missile. Para kumonekta agad and possible yung kanilang arrow combo. Mm-hmm. Diba? Mas meron silang kill potential. Pero, parang mas gusto ko ito nangyayaring to para kay Ace. Ang saya niya na naman tulad nung nangyari sa tide niya kanina. Pero hindi na to katulad kanina na maka-free farm siya. Mm. Or madodominate niya lane. Dito sa lane na to, mga na to 50-50. Kahit nasabihin natin, nandun pa rin ata yung bug ng third skill ni LC. Sa tingin ko, kaya naman lumayin dito ni Eleven with the Bulwark. Ano, ang ganda niya, ang galing niya kung paano niya laruin yung Bulwark. Oo. Nare-reflect. Yung damage. Ay, hindi pala na... No, easy para, lang. Para Axie atay na. Iba yun eh. Napaprotection yun eh sa akin. Napaprotection yun lang. Basta pumapasok sa isip ko yung bulwark. Raptel agad yun na isip. Ano yung bulwark kasi yun? Bulwark. Bulwark ba? Oo, bulwark yun. Okay. May key yun, may key. Ito wala. Walang key ito. Peke. Taka. Diba? So, I think itong urn para kay Mirana na i-item niya. No-brainer niya. Di ba? Tsaka no-brainer na item yan. Basta may enchantress, pero hindi siya yung ano eh. Hindi siya yung, di ba meron mga ano, meron na nag-yules ka agad. Ah. Depende. So, sa tingin ko hindi siya mag-yules dito. Mm. May press di attack eh. Nasa bagay. Pwede. Parang sayang lang din eh. Di ba yung item. Mm. Kung ma, yung kanyang arrow is ma-press di attack. Press di attack lang din. Diba? So, mas okay na mag-ano ka na lang. Mag-vessel. Beasel, no? Beasel. Pero, sa nakikita nga natin, medyo maayos yung laning dito ng Brim and promising din naman eh. Promising din naman yung draft nila kung tutuusin mo. Gyrocopter, bilis mag-farm. Levin, very independent on his lane. Pero kung tignan mo yung last hit ah, JB, hindi ba siya lamang dito si Gyrocopter? Hindi ko alam, baka siguro eight medyo maano yung last hit niya, medyo tumatalong. At lamang pa nga ngayon, si Tiny. Oo, oh, medyo and malaking ganito, like, agap ah. Ayun nga eh, almost. One set of creeps, di ba? 8 yung gap dito nitong si ano. Si, dito. Si Tiny. Kay Gyro. Okay, okay. So, sasabay naman ngayon ng Brim yung trial lane. Mirana is right around the corner. Pero Tofu. May patulog to. Maganda may pagka-ask niya. Uy, hindi. Napakagandang pagsalo naman ng arrow by the Rachos. Support the support para walang makil. Di ba? Man. What the? Bro play? The bro plays. Yeah. The bro plays yun, pare. Don't worry, I got you. Sabi dito ni Diracho. Oo. Ganda nun, promise. Kasi kung sakaling mamatay si Bane, pwedeng kumuha ng isa pang kill yung Brim. Interesting build for Tofu. Naglagay agad dito ng first kill para manegate yung heal damage na binibigay dito ni Ayo. The Nightmare! Din. Putol nga ang titir, mga kaibigan! And SSA Spartan being chased, but good one! At na homing missile nga si Cella Riddle. Kung hindi, pwede pa siyang makapagbitaw ng finishing blow up against that IO. And good harassment lang. But still, no casualties on the bottom. Pero look at Ace on his top lane. Pero grabe yung lasi talaga. Isipin mo, ang dami lasi din na Tiny, ang dami rin niyang denies. Kaya pagdating sa level, 25-10? Lamang na lamang sila dito. Wow. Hindi ko na-expect na sobrang magiging smooth nung lane dito ni Tiny. Ina-expect ko dito, medyo ano lang sila eh. Even lang sila dito ni Gyro. Walang lalamang. Pero grabe. Ang laki agad ng advantage niya. Well, ano bang i-expect natin? Kanina nga, dun sa laning nung game 1, kitang-kita natin kung paano na-punish. Diba? Yung TA ng isang Tiny. And kung tingin mo sa ganito mga try lanes, paunahan ito makabuild ng thread sa mga carry. Pag nauna kang magbuild ng threads sa carry, kaya mo na talagang ma-dominate yung lane. And kung tingin mo, nauna dito si Diracho, makakakuha ng threads. Kaya talagang mas lalo nahirapan dito si Gyro after makalasit ng maayos. Oo. Nope. Though, masasabi naman natin na maganda para sa brain mode ba itong si Mars? Nakakontrol niya yung lane on his advantage. Diba?
Nakapag-farm siya. Pero ang agang rotation nito mula sa support ng... Hindi pa tumama. Tawag dito. Gladiators, mga par. Tofu! Stealing that haste rune. Possibly punishing itong si Desire. Mga set. Pero teka lang, dito sa may bottom lane, the Avalanche into the toss. The damage might be enough. And that's the Racho taking the Sea Spartan. Doon, sa may bottom lane. And that's a very beautiful kill para sa side ng GG. Or noong ang ating gaming gladiators. So, recta arm, let's say, parang ace dito. Hindi na muna magte-trade. Sabang si Mars, ganun din magiging item yung recta armlet din. Mm. So, both of things natin bibili ng armlet. Gyrocopter, delikado siya dito. Uy, naku po. Naitos, papunta sa kamalas-malasang lugar. Ayun na nga po, pinagsamunan sa mukha, mga kaibigan. And, naku po. Oh no, the push strat. And while on the top lane, napaliguan din naman dito ngayon ng Diabolic Edict. Itong C11 and Ace will be securing that kill. Napaganda ng pinapakitang performance ng Gaming Gladiators at the moment. While West for Bream, yung Void Spirit hindi nakareact sa taas. Si Mars namatay. Gyrocopter na shutdown din dito sa may bottom. So, Nasasakal. Same lang din nangyari nung game number 1 dito sa game number 2. Nahihirapan agad itong Gaming Gladiators. I mean yung Bream pala, sorry. Sa leaning stage pa lang. And ang ganda ng mga rotation dito ni Boom. Kumunik agad dun sa may top lane para mag-build up dito yung dual damage ni Ace. Sakal na sakal yung tatlong lanes eh. Diba? Kumbaga, sabihin natin, okay pa nga yung nangyayari kay Mars ngayon na nakakapag-farm siya kahit namatay siya. Diba? Kumpara mo dito sa Gyrocopter na isang beses nga lang namatay, pero... Parang dapat ata for newbie ito dito, nag-adjust na siya ng skill build. Dapat ata hindi niya ni-level 3 itong rocket barrage niya para makabulable sa farm. Pag-level 2 yung flakana. ILTW ano eh. ILTW inspired eh. Pero parang hindi niya kaya itong dominate yung lane na ito eh. Diba? Ayun niya eh. Kaya niya gusto gawin yun para may magic damage sila, para mapanalo nila yung lane. Which is hindi nila magawa dahil nga sa protection na meron si Enchantress. Diba? Ay, piniping nila dito. Mukhang kukunik ata dito si Boom. Nightmare? Ay, ang ganda naman nung ano. Ang ganda ng pagkakabigay noon nga ang first kill. But wait, eto pa nga po yung duel. He'll be taunted. Pero patay muna! Ito si Void Spirit! And oh my god, double kill for Ace! He's still alive and kicking! 11 pa nga yung nadeligado, mga Seb. Ace! The max moment of courage is doing it. Hindi siya tatawaging Ace kung hindi siya ganun maglaro, pare. Wala, basta nakamax yung moment of courage mo, talagang magiging matapang ka, talagang duduwal ka. Kahit dalawa lang yung, tatlo pa nga yun, di ba? Tatlong heroes yun nandun, hindi nila kinaya. Moment of courage. Hindi naman tatawagin moment of courage. It speaks for itself. Kung maduduwag ka, di ba? Diba? Apang-tapang dumuelo kay Void Spirit. Walang kawala, mga pare. And... on time din yung pagtulong ni Tiny. Dahil kung hindi nga siya present at that moment, pwede pa siyang napatay dito nitong si Mars para mag-even out kahit pa paano. Pero hindi eh. Diba? And ano kung magiging next item dito for Ace? Meanwhile pala, no? Habang nag-rotate si Tag, ayun na yung objective dito. Nakuha ng Lestrak yung Toro sa may gitna. Yay. Lamang na naman dito. Yung Gaming Gladiators. Man, come to think of it. Kumuha ka ng Void Spirit para matulungan side lanes mo. Pero hindi mo magawang iwan yung lane mo dahil sa Lesharak. Diba? And iniwan niya yung lane. Ito yung naging consequence. Nung pag-iwan niya sa lane. Nabasag siya yung objective dito. Nako po. Napapako na unti-unti yung lane ng lanes nitong Bream. And look at Bane, mga pare. No brains up, ha? No brains up sa skill point netong si Bane. Talagang i-max niya agad tong third skill niya. Ay, yung first skill niya. Yung Enfeeble. After niya, ma-max yung nightmare niya. Or, possible makakita akong kakaibang skill build dito. Baka i-max niya muna yung Enfeeble. Para lang di ganun talaga kalaki yung sustain na ibibigay dito ni Ayo. Pwede. Kay Gyro, di ba? Oo. Or malesen niya dito yung damage ni Gyro Kapler kahit wala pang damage, di ba? Wala pa naman siya dito yung Data Dust. Ayun nga. Wala pa siya man divine dito. Wala nang damage. Babawasan mo pa. Babawasan mo pa, di ba? So, technically, mangingiliti talaga. Uy, hindi niya to si LC sayang. Crip siya yung marang eh. Umiksi na. Akala ko nga si LC na din yung nalipad-lipad doon. Pero this is a push
for another objective. Gaming Gladiators. Another objective indeed. Pero pagbabalakan ba nila dito ngayon si Tiny? May na-nightmare. May nakikita, mga kaibigan, na-setupan. And goodbye, goodbye kay noob ito. Mga kaibigan, iisahan pa ba nila si Desire? Hindi na. Kaya pala noob ito, pare. Noob ito. Noob ito. Noob ito, sabi ng Gaming Gladiators, pare. Unahin na natin yan. Unahin na natin yan. Bigyan na natin, Babs. Okay. Pero, kita mo si Boom. Yeah. Pero ba't naman sa lahat ng papangalan mo, may ganun pang, yung word pa na medyo negative, di ba? Greek. Matatrash to ka talaga, Greek. Eh baka mamaya may, ano yun, may meaning sa Greek language, no? Mamaya i-google ko nga, kung ano yung meaning ng noob sa Greek. Baka mamaya positive naman pala yung meaning nun sa Greek language. Pinay lang tayo, Pinay. Hindi, English word nga yung noob, di ba? Ito. Ayun, ito. Ewan natin, mga Seb, no? Wala eh. Sobrang nagiging dominating ng laban na to. Parang yung ano talaga, Entity Tundra. Yun yung nakikita ko dito ngayon sa game na to. Pero, ang nangyari, hindi nanalo ng game 1 yung Brim. Tama. Di ba? Pumalag lang talaga sila. So, it's different talaga pagka Division 1 na yung kalaban mo. And mukhang naninibago pa yung Brim. Parang yung Entity at least lang for kahapon. Series pa lang naman. Mas marami pang series pa lang ano, room for improvement. Gladiators nanalo na up against Entity. Hindi Entity. Tundra yung kalaban ng Entity kahapon. First series lang din ng Gladiators. Kasi OG Nigma, Tundra. Ano yun? Tundra Entity. Tapos Secret Liquid. Ayun pa lang, yung magiging series natin dito. So wala pa. Wala pa. Unang series pa lang to ng dalawang to. Pero syempre, alam naman natin, Gaming Gladiators being sino pang the DPC one player. Sino pang team yung di natin nakikita? Meron pa ba? Sa dito, division? Last right? Nata to. Last nata tong set na tong dalawang to. Na hindi pa nagkaka... Uy, wait lang. Anim pa lang eh, pero teka. Void Spirit! Oh no! Wala lang natakbuhan with that Split Earth. And that's gonna be Thug, taken out by Ice, who's now on a dominating streak. It's a possibility na makakuha na ng isa pang objective dito ngayon yung Gaming Gladiators. Natuto sila pagkakamali nila. Kanina, hindi na nagagawa to. Tinambayan na yung triangle. Ngayon, tatambayan na nila yung triangle na. Yeah. Good recognition sa pagkakamali kanila ng game number 1. And kung nanonood kayo kanina, nakita, malalaman nyo din sa sarili nyo kung paano sila nag-slack off and hindi talaga nila pinuntahan yung area na yun. But, kita mo ginagawa. Ang dahil talaga ganyan. Arena sa likod. Pero, okay. Si Bane lang yung naiwan doon, mga kaibigan. But while that's happening, the push by Celery at on top of that, the stacks. Sa tingin ko man-nerf yung Dark Troll Summoner na yan. Ang dahil kasi yan eh. Kaya niya mag-take ng objective ng siya lang yung neutral creeps na neutral creep na 20 damage ata per skeleton kung hindi ako nagkakamali kada hampas. Tapos ang bilis pa ng cooldown nung rally. Kaya ang daya niya. Well, there's that, mga kaibigan. Antayin na lang natin yung next pass. But the Racho taking the stacks. Malapit na. Okay, unin niya muna shard. Para kang ano dun eh, para kang naka-Battle Fury eh, as I would say, diba? So, ito naman, Brim, gandang smoke nito ah. Should be told, pero Celery will be spotted. Siya lang yung sasalo ng Wrath nitong Brim. Letting the rest of the team para maka-escapo at ma-prevent nga yung bigger casualty. Ito problema, diba? Nakuha sila mga ano, ng mga kill, kaso support lang to. Tapos wala sila nakuwang parang sabihin nating objective na parang mapapressure yung Gaming Gladiators in a way. Kasi diba nakita natin kanina, after makakuha ng pick-off dito ng Gaming Gladiators, kuha agad ng triangle. Pero itong Brim, after makakuha ng pick-off, which is support lang talaga nakakuha nila ng pick-off, anong nangyari lang is nare-reclaim lang nila yung jungle. Yeah. Pero wala silang pressure na na-apply sa side ng Gaming Gladiators. So, I think talaga na lang sila dito, pinanghawakan lang siguro nila dito na maging maganda sana yung timing dito ni LC ay ni Mars tsaka ni Vegfield kasi sobrang layo pa talaga ng pa-farming dito ni Garo Captain. Ang layo niya pa dito, di ba? Oh. Kahit tayo sabihin natin magka-BKB siya, hindi pa rin to in fighting ship eh, di ba?
Wala pa siya ditong satanic. Defensive pa lang. Aga names. May enfeeble pa. Oh, may enfeeble pa nga, di ba? So, hindi ka talaga mararamdaman dyan kahit sabi mo merong overpower coming from this Io. Overpower or overcharge? Overcharge. Ano yung kay, ano? Kay Storm? Yung second? Hindi, yung... Third? Overload. Oh, overload. Okay. Doon ako nagugunan. Overpower, overcharge, overload. Overpower kay Ursa. Kay Ursa. Pero uy, meron nang naasihan. And look at that, Desire. Taken down right away by Diracho. Talagang invade siya din na invade yung jungle. Oh, no. Nightmare. Pero magigrip ba to mga Seb? Ah, possible? Ayun na nga mga Ay, na not needed. Goodbye. Inintay lang. Yun nga pong duelo para kay Ace and Director Rush indeed. Mukhang kay bumata to. I think kay bumibigay to. Another uncontested objective para sa side ng break. Mas kung ano, mas online na dito sila siya na-compared kay Tiny. Kasi for Tiny pa, kailangan niya pa dito na ang BKB. Meanwhile, ito si Boom. Kahit walang BKB, palag-palag na to. Tumong kaya na tatap. So, level 3 and feeble. Ang laking tulong talaga, no? Good yan. Ano pa bang napapabagal ng enfeeble bukod sa napapabagal ng damage? Dati, napapabagal mo rin yung casting. Yung casting time, di ba? Casting animation. Pero tinanggal na yun. Ay, attack speed dati yung tinanggal eh. Napapababa yung attack speed. So, parang casting animation na napapabagal sa'yo, yung dami siya babawasan, tapos yung HP regeneration napapabawasan. Uy! Ang gandang escape nun by Diracho! Patay dito si Pain! Pero, hindi nila nakuha yung bigger fish. Dahil nga nakapag-dagger out pa, and posibleng makapag-reset yung game ito si Gladiators ngayon. Pero Ace, mahuhuli siya mag-isa dito sa may ibaba. Wala yung courage mo. Pag na-control ka dito big ngayon fish ng game. For sure. Big fish yung nakuha nila. And good thing, walang baway yung game ng Gladiators sa attempt na yun. Diba? Hindi naman matawa. Ay, matawa na. Okay. Wala lang palang vision kanina. So for 11, or si Skylight, di talaga ako sanay tawagin siya 11. Kasi parang ginaya niya lang ata yung pangalan ni Old 11, kaya nag-11 siya. Nag-inspiration niya siguro si Old 11, kaya inibin niya yung pangalan. Pero sanay talaga ako tawagin to si Skylight. Doon ko siya nakakilala eh. Skylight. Si Skylight. Ah, siya pala yun? Ah, akala siya, ko... siya. Okay. Akala ko... Ibang player. Oh, ibang player. Eh, alam mo naman, mga pro player minsan. Gustong gumawa ng bagong identity. Si paparazzi nga eh. Bumalik ulit sa paparazzi. Ay na ng Euros. Wala, hindi gumana nung last DPC. Uy, gandang pick-off nito. Pero Bane will be deleted together with Celery. Pero, nakapag big pole. Gustong umescape. Good slow, walang mana. Yatap na nga ito mga kaibigan. Ilista mo na. Inintay lang yung duelo. How many dual damage para kay LC? 50 na ata. 50 na ba? Pero, oh no! The setup! Very beautiful! And Dunks got nowhere to go. Come to think, Void Spirit hero mo pero hindi ka elusive. Di ba? Isipin mo yun, pare. Ay. Sobrang disastrous. Ulit, para sa brain. Pero tignan natin kung meron... Parang wala na rin ang makita ka na dito, Signs of Life. Hindi ka tulad ng game number 1. Kasi ang problema dito, sobrang laki ng gap eh. Kung... Kusipin mo, di ba, Gyrocopter, pwede mo makabangon sana. Kaso, hindi siya katulad ni Templar na mas mabilis mag-farm. Diba? At saka, wala siyang ma-farm man ngayon. Oo. Yung triangle, kinukuha na ng Gaming Gladiators compared ng game 1. Tsaka kung tingin mo, hindi mas malaki yung damage output sa mid-game ni Templar compared kay Gyrocopter. Di ba? Kasi ito isa sa mga weakness ni Gyrocopter as a carry. Wala siyang passive na skill, di ka tulad ng mga carry. Oh. For example, si Ursa, duel? Na may Fury Swipes. Ay, diba? Another duel win. But 80 na. Another duel damage. 80 damage para dito ngayon kay LC. Possible pa nga na mabasag nila dito ngayon in Tier 2 Middle Tower. Kung pagtutunan nila ng pansin. No? Papunta pa lang ata yung ano, yung Siege Creep. Hindi ako nagkakamali. Uy, sana all nag-celebenebem. Aray, nangabasag na nga yung Tier 2 Middle Tower. So, wala. Map-wise, kontrolado na dito ng Gaming Gladiators. Walang ma-farm man. Si noob ito. Diba? Yes, he's about to get his Aghanims. Pero hindi mo nakakatakot yung Aghanims yan. Nakatakot lang yan pag meron ng ano yan.
Satanic, Daedalus, tapos Divine. Sabagay. Bagay, pang-farm niya lang ulit yan. Another nila, farming item to. Hindi nila sinugal to. I think dapat sumugal siya doon na try nila pick-offin si Tiny. Sa mga ganong sitwasyon, mas okay na sumugal ka kaysa ahiya mo lang mag-farm yung Tiny. Kasi later on, kung ahiya mo lang talaga mag-farm na mag-farm, ibig sabihin, parang pinapatagal mo lang yung pagkatalo niyo, di ba? You're playing to lose. Pero uy, ako po, naghahanap ngayon ng maduduelo. Pero sa may iba ba, mga kaibigan, Tiny, ito na nga, pinag-attemptan na nila Dan. Gusto nga nilang bigyan itong si Tiny. Yatap na nga ba? Tumagal pa, mga chong, nakampas pa the grip for Gyro. Was successful, triple kill for Boom. They're able to take down the carry, but that is still a disastrous clash for the side of Braim, given na buhay pa sila Shrock. Fog protecting himself with that. Pulse. Okay. Celery chasing down this Void Spirit na meron pang Astral Step. He's just delaying kung anong pwedeng gawin dito ng Gaming Gladiators. But still, to think apat yung patay sa side nyo, tapos may natira pang tatlong perasong creeps, kayang-kayang basagin ng Gaming Gladiators dyan with the presence of Leshrac. With the presence nito ng LC, sabi mo, 100 dual damage to win, tapos meron kang pa-armed it, ang bilis mo rin bumasag para ng objective. Technically, para kang may Deso na naka-full stack. Plus 50 damage, tapos plus 50. Hindi, lagpas pa nga eh, lagpas pa eh. Kasi ba, pag kukwentain mo siya, 50 plus 25, 75 lang. Hindi, doble yung ano eh, 25 eh. Hindi. 75 lang yan, yung total. Times 2 eh. Times 2 ba yan sa Deso? Oo. So, 50 yun. 50 plus 50, ibig sabihin? Hindi ko sure. Ganun ba? Oo, times 2 yun. Hindi. Try mo tignan. Kundi ako nagkakamali ha, kaya ganun yung binubuo sa mga TA ngayon. Okay, pero syempre mga Seb, game 2 pa lang to ng ating series, pero mukhang magkaka 2-0 na at silipin nga natin kung na ano ba yung ating next na series, OG versus Team Liquid. Ayan na nga habol mga na kayo, idol, habol na sa mga ads na yan. Try nyo check yung PNXBet ngayon kung ano nga ba yung ads nila, baka nagbabago na. So, let's see that later. And eto na muna tayo mag-focus sa my GG or Gaming Gladiators versus Braim. Hanggang 75 lang. Hindi siya times 2. 55. Now gains plus 2 damage. Plus 2 damage. Oh, plus 2 damage. Hanggang 25 lang yung maximum. Ah, okay. 25 yung ano. Yung akala ko plus 2 damage per stock. Hindi. Okay. Wala siyang stock. Hanggang 25 lang. Hanggang 25. Akala ko per stock yung putik. Sobrang mamaw. Pero still, mas mataas pa rin yung gain ni LC at nadagdagan pa mga Seb. Mukhang nagbibilang na lang tayo dito ng damage. Naipag 1v5, kung tinin mo, naipag 1v5 siya. Wala na eh, yun na talaga yun eh. Pero Nobito, naka-BKB mga kaibigan na Aether Remnant itong si Boom, sabay Astral sa palayo para kay Tom. Okay. But look at that, LC! Andito na nga po ngayon, gustong tumulong, iniiwan okay lang siya, but the grip for Void Spirit was way too good though. LC, still alive and kicking, pahampas lang mga Lodi, Nyex, and Tiny. Nandito din naman na Aether Remnant na nga siya, dito na itong si Tog. But Tug's TPing away. There's the Avalanche stopping the TP. Huli ka, Balboon. Double kill for Diracho. And still Ace is looking for someone to be taken out. Soul Ring plus that Spear. 11. Surviving magkakaduel, with the help magkakaduel of SSC Spartan. Yuppie, magkakaduel. Relax ka lang. Nag-press the attack na. Bumuelo na si Lodi Nyex. Kita sa word, kita sa word. Tatakbuhin pa ba? Tatakbuhin niya. Kasi may tether eh. Okay. Putik to. Kung inabot yun, another one. Another one talaga, mga paps. Nako po. Parang wala nang opportunity dito yung Braim. Siguro gusto na lang nila magka-error yung Gaming Gladiator. Pero parang wala nang pinapakitang signs of error yung Gaming Gladiators. Talagang di na nila inayaan na gumawa sila ng mga kakaibang play na to the point na magkakaroon pa sila ng error. Diba? I see. Ay, layo pa nga sa aganims nito ni ano yun, Gyrocopter, and another one bites the dust, Ace! Aganims pa siya. Collecting some heads dito ngayon sa ating game. And Yuppie, malapit-lapit na din sa aganim, 700G away. Tama ba? 700 lang. Dalawa na lang ulang niya. Kapaganda, aganims. Yun talaga makikita mong item for LC pag sobrang ganda ng game na dami niyang double damage.
di ba? Hindi niya na kailangan mag-rely sa damage sa outside. Hmm, tama. Kaya niyang sumulok ulit sa duel. Tsaka libreng BKB pa yun pag ano. Ako po. Okay. Napayuls pa rin pala. Sino yun may yuls? Si Mirana ba yun? Ah, si Mirana. Napayuls pa rin nga, no? So, Nature's Attendant sealing up this tiny. The Ratcho is just trying to shove some racks. Pero, this is what you love sa gaming and gladiators. Talagang yung disiplina nila on point. Hindi sila nag-overcommit sa isang bagay na wala silang kasiguraduhan. Gusto talaga nila pulido and malinis yung pagkakapanalo nila. Ang awkward na makita. Gyro after 26 minutes, wala pang agonyms. May kasamang ayo yan. Di ba? May kasamang ayo yan. Yung tal, dun ka talaga mabibigla. Pero nag-smoke. Auto-break agad. Auto-break by celery. Kita siya dyan, pero napapore stuff out, pare. Nakatakas ng ganun-ganun lang yung isang support ng game and gladiator. He'll be spotted pa nga. At least man lang makapagbitaw ng words dito, Spartan. Okay na. Kasi parang di rin nata siya makapagbitaw ng words para lang mabigyan ng vision mamaya sa 11 for team fight. Did the word lang. Pero Ratcho with a toss out into the duel, handing out some food for his boy. Pero nasustain into the BKB. Mars Knight pagsabayan, the duel will fail. Arena of Blood will be given for these four heroes, but the Ratcho is on a killing spree and the BKB still up in the open. Avalanche won't catch any. But the arrow, wala naman matatamaan. And babalagbag na lang sila dito ngayon sa may tore, mga kaibigan. Nice. Gaming Gladiators. Ganda ng pagkakaano nila. Ganda ng pagkaka-hold out. Pwede sana eh. Mabubuhay pa sana si Mars. Kaso namatay agad siya ayo pagka-tether niya kay Mars. So di pa rin talaga kinaya. And I guess this will be it for this game 2 action. Another duel. PKB into the duel. Yatap na nga mga kaibigan. Sapay basag ng Rax. Void Spirit trying to go in. Patay muna dito ngayon si Boom. Pero 2 set of Rax ang magiging kapalit nun. And you don't want that to happen. Okay, bubuso pa rin yung brain. Ano yan? Ilibreng. Magkakaroon na ng libreng divine. Si LC. Ito ba dami? 250 eh. Going there. Dahil pa ng Aghanims. Dati kasi hindi ka pwedeng mag... Kung kunyari kampi mo si LC, kung may Aghanims dati, hindi ka pwede talagang makapag-contribute sa damage. Ngayon pwede na, 50% nga lang. Dati kasi hindi talaga eh. Ang daya pala, no? Basta malaki yung dual damage mo, talagang mag-ano ka? Mag-Aghanims ka na. Si LC. Okay. At least may natutunan tayo for Ace. We learn every day, pero reward eh. Mga Seb, uy, nagkadagira na nga, pero deleted muna ata itong si Kuya Macellery. Void Spirit was able to dissimulate to save himself. Gem na drop na dito ngayon itong si Celery. This could be a good thing para sa Brain. Pwede silang lumaban maya-maya. Puso? Puso lang. Puso Osup, Pilipinas? Osup only, no? Ay, puso ano pala? Pusong Greek? Pusong Greek? Uy, 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 Arena, na-spear, pero na-press the attack, mabubuhay pa ba? Tumagal na kapag nightmare na ton, pero no! Nagiging alay lang si Bane, sabay papalag naman po dito ngayon yung the rest of the GG boys. There's gonna be BKB into the duel, Mars is about to die, and that will be a dead Nobito as well. Double kill for Boom, the toss, thug will fall, and GG will be called. Triple kill for the Ratcho. Congratulations sa Game and Gladiators with that wonderful and dominating performance sa Game 2 ng series na to. Napakalinis na Game 2 talagang na gawa nila yung kailangan nilang i-adjust nung game number 1, which is yun nga after makuha ng pick-off dun sa mid-game, punta agad sa triangle para hindi na magkaroon ng time pa eto or at least man lang parang sabihin nating time etong si si Gyro Captor mga comeback and hindi na talaga nila yan na etong side ng Brave na makarecover dito sa game na to, talagang na-pressure nila yung mapa, bumiya agad sila ng gem and talagang sobrang overwhelming lang ng damage dito ng gaming gladiators compared dito sa side ng Brave and kuti mo sa draft pa lang, diba? Just the draft speaks to itself na ang hirap talaga for the side of Brave kung paano nila mapapanalo to and lalo na pagdating pa sa lane, diba? Yeah. So I think talagang nahirapan lang dito yung Brave sa second game, so at least magkakaroon sila dito ng learning lesson na babao nila dito sa series na to para dun sa mga upcoming series nila. First series pa lang nila. Series pa pero lang. Syempre, wala eh. Nagbibigay lang talaga yung statement na itong Gaming Gladiators, they were
one of the dominating teams ng Tour 1 for a reason. So, abangan na natin yung next series, mga kaibigan. No? Maraming maraming salamat sa mga sumama. Ano oras? 1 a.m. Magbabalik ang Kuya Nick. So, kita-kits tayo maya-maya. Konti. Paalam. Peace. Imagine being a 90s gamer kid and these are your options. A mouse with one button. Your dad's mouse. Thanks for nothing, Dad. A mouse you got free in the mail. The only consistency you had was consistently missing shots. So at SteelSeries, we got to work on improving the gaming mouse. Pixel-perfect precision was finally in play. But aim isn't everything. You also need brain. We were the first to onboard an ARM chip, letting you tweak performance settings and save them to your mouse.